gusto mo ba dito sa loob? Huwag na po. Baka awayin po ulit kayo ni Mami. Hindi ko alam kung maintindihan mo, pero hindi kita inuwi dito dahil ayaw kitang kasama sa bahay. Kung pwede lang, habang buhay na kayo magkasama ni Mikmik. Pero hindi pwede. Hindi sa amin yung lugar mo, kundi sa tabi ng nanay mo, sa tabi ng lola mo, sa tabi ng ate mo. Kasi yun ang sinasabi ng batas. Naintindihan mo ba yun? Pwede kasi kaming makulong pag hindi ka namin sinuli. Ayoko pong makulong kayo. Mawawalan po ulit ng daddy si Mikmik. Pero daw tatandaan mo, ha? Hindi dahil nandito ka, hindi ka na namin mahal. Kasi mahal ka namin. Lalong-lalong na si Mikmik. Mahal na mahal ka niya. Kaya sana, habang wala siya sa tabi mo, maging matatag ka. Kapag sinaktan ka ulit, paalam mo sa lola mo. O kaya kay Ate Sara, o kay Kuya Roy. Kailangan matuto kang lumaban para sa sarili mo. Kasi walang ibang gagawa nun para sa'yo, kundi ikaw. Parang si Mikmik? Parang si Mikmik. Kung kaya ni Mikmik, kaya mo din. Ate mo siya, di ba? Papagalitan niyo po ulit si Mikmik. Kasalanan ko naman po eh. Pero nagkamali din siya. Sorry po, Tito Michael. Dahil sa akin, nagalit po kayo kay Mikmik. Okay na. Huwag mo nalang uulitin yun, ha? Andiyan na pala kayo. Britney? Roy. Michael, salamat ha. Ang Benji. Sige, ikaw na bahala. Madam, nandito na po si Britney. Madam! Madam, nandito na po si Britney! Britney? Britney! Dito na po ako. Britney, where have you been? We were so worried. Britney, huwag mong ulitin uli yun, ha? Saan ka galing? Sino naghatid sa'yo? Sabihin mo sa akin at kakasuhan ko ng kidnapping. Hindi ako nakidnap. Then what? Umunta ako kina Mikmik. Sabi ko na tama ako eh. Michael was lying. Tinago ka nila sa akin. Walang alam si Tito Michael. Siya nga nagsoli sa akin eh. Kahit ayaw ko, mas gusto ko silang kasama. Masya, sige. Pasok muna si Britney. Sige, Amber. Let's go. Hindi ko wala ang galit sa iyo ng mga bata kung parati mo silang kinagagalitan. Nagkamali ka. You lied to them. So accept it. Humingi ka ng tawad sa kanila. Hindi yung pananakot mo kay Grace at pagsiselos mo sa kanilang dalawa ni Michael ang inaatupag mo. Mik, galit ka ba sa akin?
talaga matiis eh. Okay lang. Hindi naman ako galit sa'yo eh. Bakit hindi mo ako kinikibo? Nag-aalala lang kasi ako kay Brittany. Tingin mo, papaluin siya pagdating niya doon? Excuse me po. Dito. Ganun ba? Oo, siya, sige. Ruth, balitaan mo ako, ha? Oo, sige, sige. May problema ba kina Michael? Eh, napagalitan po ni Michael si Mikmik. Bakit daw? Eh, sumugod daw po si Katrina dun sa bahay. Hinahanap si Brittany. Naglayas yata yung bata. Nagpunta dun sa bahay. Eh, kinupkup naman ni Mikmik po na hindi nagsasabi sa tatay niya. Bakit pagagalitan si Mikmik? Eh, tumutulong lang naman. Eh, nagsinungaling po yung bata sa magulang niya. Tuwan-tuwa kayo rin sa batang yon dahil mabayat. Tumutulong yung tao, pagagalitan niyo pa. Eh, mabuti nga. Marunong magdesisyon yung bata. May sariling pag-iisip. Hindi katulad ng iba yan, ha? Tuturuan pa kung anong gagawin. Ay, nako. Hindi ho yan dahilan para magsinungaling ang bata sa kanyang magulang. O bakit? Kayo po ba? Papayag ba kayo na magsinungaling sina James at Michael Senyo? Sinasabi ko lang, naiintindihan ko kung bakit ginawa ni Mikmik yun. Nag-aalala si Brittany sa'yo. Huwag daw kitang pagalitan. Okay lang naman po na pagalitan niyo ko eh. Dapat naman po talaga sinabi ko sa inyo yun. Oh, alam mo naman pala eh. Bakit mo ginawa? Kasi po, sinasaktan po nila si Brittany doon. Di ba po mali po yun? Oo, pero mali din na kunin natin siya sa tunay niyang pamilya. Di ba po sabi niyo, yung pamilya nasa puso? Mikmik, ganito kasi yan eh. Meron siyang ibang pamilya na nagmamahal sa kanya. Andyan yung lola niya, yung ate niya. At sigurado ako, pati yung mami niya, ganun din ang naramdaman. Gusto mo ba na ilayo siya sa kanilang lahat? Yun ba yung gusto mong mangyari? Baka lang po kasi saktan nila po si Brittany ulit. Pwes kung ganun, panagsumbong siya sa atin ulit, tatawag tayo ng polis. Sila lang bahalang kumausap sa mami niya. Tapos makakaalis na po siya doon? Siguro. Depende. Mikmik, alam ko mabuti yung puso mo. Pero kasi bata ka pa lang. Hindi mo kailangang ayusin lahat ng problema sa mundo. Eh,
Ano pong pwede kong gawin habang bata pa ako? Magpakabait ng tama. Magsipag. Makinig sa magulang. Higit sa lahat, kailangan mong matutong magmahal ng tama. Para pag dumating yung araw na malaki ka na, alam mo na kung paano ayusin ang mga problema mo sa buhay. Pero matagal pa po yun eh. Sige, ganito na lang anak. Hayaan mo muna kaming mamblema, okay? Habang bata ka pa. Kasi hindi mo kailangan laktawan yung pagiging bata. Enjoyin mo yan. Hayaan mo muna kami ang umayos. Pwede ba yun? Lang yung si Mikmik kay Britney. Pero, Chichi, hindi pa rin niya dapat itinago kay Sir Michael yun. Sabang. Eh, baka mamaya kasuhan tayong kidnapping. Oo naman ito, kidnapping agad. Barbie, alam mo may pagkalikulikuyang bituka ni Miss Kay. Si Amber, ginamit niya para sa panluloko. Ngayon, gagamitin naman niya si Britney para sa paghihigante. Kasi naman bakit naman kasi tumakas tong si Britney sa kanila? Naku, dadagdag pa yan sa gulot Chichi naman, masisisi mo ba yung bata kung may pagkademonya ang nanay niya? Sa bagay. Barbie, kung si Miss Kay ay demonya, anong tawag sa'yo dati? Ano? Edi, alagad ng demonya! Hey, sa ganda kong to, alagad ng demonyo? Uy! Nasaan ang ganda mo? Saan? Sige, pera ka. Dahil yung picture mo na lang ako. Picture? Sa IG. Picture? Sige, post natin sa IG. Yeah. Kina. Ganda mo. Akin, napilisan mo. Pilisan mo. Dali. Oh, 1, 2, 3. Post ko na ha. Sandali. Galingan mo ha. Posted! Uy, Gigi naman! Bakit na lang yan mo na kuhan? Sir, magpapaalam na po ako. Kung may kailangan kayo, nagbili na po ako kay Isay. At sasabihin ko po kay Mikmik na kinakamusta niya siya. Bakit mo sasabihin yun? Sinabi ko ba yun? Eh, tinatanong niyo palagi eh. Eh, paano kasi? Wala na akong ibang magawa rito eh. Hindi ako makapagtrabaho, hindi ako makalabas. Pagkatapos, puro mikmik pa pinag-uusapan ninyo. Puro mikmik ang naririnig ko. O, edi sige, kung ayaw, edi hindi na po. Eh, hindi naman makakatulong yun eh. Makakatulong ba yun kung sasabihin mo? Matutuwa ho yung bata. Eh, kung makakatulong, di... Sige. Sabihin mo, kinukumusta ko. Oh! Di ba sabi mo, aalis ka? Ay, ito na nga po, aalis na po. Rogelio, Mag. Marami na ikwento si Ramon sa akin tungkol sa'yo at kay David Villaluna. Anong kailangan mo sa akin? Ang maging state witness.
ang aminin mo sa korte na ikaw nga ang bumaril kay Gabriel Salvador. At walang nag-utos sa'yo kung hindi si David Villaluna. We'll make it worth your while. State witness? Sigurado ka hindi ako makukulong? Sigurado. Puprotektahan ka namin. Magkano? Nakauwi na po pala kayo. Dapat susundin ko na kayo eh. Ay, naku. Ay, hinatid na ako ng driver ng papa mo. Alam mo, ganyan na ganyan din ang buntong hininga ni Ella pagdating kay Mikmik. Sana makita mo si Ella dati. Noong sinuway siya ni Mikmik nung pumunta siya dun kay Divina. Alam mo, yung batang yun, minsan sa kagustuhan niya na makatulong, hindi niya iniisip yung kasamaan na maaaring mangyari sa kanya. Yun nga ako, Lola Esther eh. Ayoko sanang isipin ni Mikmik na pinipigilan ko siyang gawin yung tama. Hindi naman niya siguro iniisip yun. Dahil alam kong alam niya na mahal mo siya. Siguro para sa kanya, gusto niya na magkaroon si Britney ng pagmamahal ng katulad mo sa kanya. Sana lahat ng mga magulang katulad niyo, kayo ni Ella, ni Benji, ni Ruth. Kaso hindi eh. May mga magulang na katulad ni Divina, ng papa mo. Kamusta ho siya? Kung ako tatanungin mo, malungkot. Michael, hindi ko sinasabi na kalimutan mo ang lahat ng ginawa ng papa mo. Dahil hindi sa lahat ng panahon naman ay naging masama siya. Nakikita ko nga kung gaano kanya kamahal, pati na pamilya mo. Michael, matanda na papa mo. Sana imbis na magalit ka sa kanya, sana tulungan mo na lang siya magbago. Lola Esther, parang hindi na magbabago si Papa eh. Maaaring oo, maaaring hindi. Pero ang mahalaga, magiging pasaya siya kapag dinalaw niyo siya ni Mikmik. Update mo ako sa shipment nito mamaya. Sige, sir. Okay. Come in. Good morning. It got better when I saw you. Sir. Sorry, I just got carried away. Bakit mo mabawas ako sa amin? Yun lang? Pag-usapan na natin to, di ba? Anna, this is your decision. And I respect that. I just hope na magiging masaya ka rin doon. Thank you. Baka nga mas mabuti pa to eh. Bakit? Kasi, magagawa ko na to ngayon kahit nasa office tayo. Technically, hindi pa effective resignation ko. Gusto mo pabilisin ko? Ate, gigisingin na dapat kita eh. Si tatay. Nandun. Kasama nung iba.
Hinihintay ka na namin magising eh. Ha? Bakit? Eh, para hindi ka na malungkot. Nice to be back. Come in. Miss Kay. Ana. Andito ka para tanggapin offer ko? You've made the right decision. Pero anong sabi ni James? Come on, Anna. I know there's something going on between you two. Kung alam pong meron sa amin, hindi po maapekto ng trabaho. Mik-mik. Paano naman kami magagalit sa'yo? Eh, alam naman namin kung ba't mo ginawa yun. Ay, kung ako nga, yun din ang ginawa ko. Barbie, huwag ganun. Kaya naman magaya ang labi mo eh. Oo na, Benji, hindi na. Baka mapalayas pa ako dito. Huwag mong kakalimutan, ha? Nandito lang kami lahat para sa'yo. Oh, aba eh, kumain na tayo! Pinapay! I found him. And? He's in for a price. Babayaran mo ang taong pumatay sa asawa mo? Kung isasama niya si Empierno si David, why not? Start the process. I can't wait na makulong si David. Now it's your turn.